Hello guys! For today's video, mag-a-unbox tayo ng chest strap na in-order ko sa Shopee. Alam kong iba sa inyo na nanonood ngayon ay gustong bumili ng chest strap. Pero hindi pa sure kung okay ba ang product or hindi. Well, umupo lang kayo at panoorin tong video na ito dahil ipapakita ko or i-review ang product na ito. Sa packaging, okay siya. As usual, naka-bubble wrap and pagkabukas ko, naka-transparent zip bag siya. Sa loob nito, andito ang phone clip. Ito, di ko alam kung ano tawag nito pero I think adapter to na pagkakabitan ng phone clip. Next is yung chest strap natin. And yung clip lock na ilalagay mo sa chest strap to hold the phone clip. Yung same sa GoPro accessories. And yung lock. Now, let's move on to the product quality. Uunahin natin yung strap. Itong chest strap na ito guys ay gawa sa plastic. And also, stretchable yung strap niya. Ito yung tinatawag kong clip lock guys. Correct me if I'm wrong. Ito siya, ikakabit siya dito sa ating chest strap to hold the adapter and made of plastic rin to. Next is yung adapter na made of plastic rin. Dito yan siya ikakabit sa clip lock to hold the phone clip. Next, ito yung lock made of plastic rin. Kailangan lang natin higpitan yung lock para hindi mag-move yung adapter natin. Pero napansin ko rin guys na kahit nahigpitan ko na yung lock, eh yung adapter nag-move pa rin. Next, yung phone clip. Itong phone clip na ito guys, ito yung screw type. Correct me if I'm wrong. So maganda siya guys dahil mahigpitan mo talaga yung pagka-hold niya sa phone mo. Unlike sa spring type. And also, made of plastic din ito. After setting up this chest strap, ngayon try naman natin lagyan ng phone. As I have mentioned earlier guys, itong phone clip na to is screw type. So mas maganda siya dahil mas nahihigpitan niya yung kapit sa phone mo. So ito yung itsura ng product guys kapag nabuo mo na with the phone. So ito yung itsura niya guys kapag nasuot mo na. And no worries kahit anong sizes ng katawan nyo dahil maa-adjust mo naman yung strap niya. Pwede nyong luwagan o higpitan. Na-mention ko kanina guys na kahit nahigpitan ko na yung lock niya, eh nag-move pa rin yung adapter. So ang ginawa ko, may extra accessories naman ako sa GoPro, pinalitan ko yung lock niya. Ngayon, try naman natin gamitin ito sa pagbabike. Ayan. Bumababa talaga siya guys. Sad to say, yumuyo ko talaga siya. So, ang gagawin na lang natin is gagamitin ko yung extra clip lock ko sa GoPro. And papalitan natin yung kanyang stock na clip lock. Siguro ito yung problema. Ayan o, yumuyo ko talaga siya eh. This time sa pagmumotor na naman. Pagkagamit ko ulit, okay na siya guys. Di na yumuyo ko yung adapter niya. Ito na tayo guys. Nakalimutan kong higpitan yung lock niya. But so far, di na siya masyadong yumuyo ko. Unlike sa stock niya na konting lubak lang, yuyo ko agad.
kung mapapansin nyo rin guys, no, hindi siya masyadong shaky. Ayan. Siguro din dahil din sa phone na ginagamit ko. Nakaset kasi to guys sa 60fps, high resolution tong camera ng phone ko. That's why isa rin sa mga rason kung bakit hindi siya masyadong shaky. But kung sa chest strap natin basihan, so far di naman talaga siya masyadong shaky kung sa chest strap. And depende rin sa phone na gagamitin nyo guys. Ayan. And if kung nakabili na kayo guys or nasa inyo na yung product na ito, try nyo mag shots na naka wide angle shots guys. Mas better kasi yung perspective or yung view na makukuha niya kapag naka wide angle shots ka. Dito ako dumaan guys kasi alam kong malubak yung daan nandito. Kaya try natin dito kasi gusto kong malaman if shaky ba or yumuyuko pa rin yung kanyang adapter. Oo nga pala guys, nabili ko tong chest strap na ito sa halagang 355 pesos. With shipping fee na yan siya guys. And di ko na lang ilalagay yung link ng store sa description. Basta nakuha ko to siya sa Shopee. Ayos. So far so good talaga guys. Ayos na ayos. Okay na okay yung chest strap na ito. Kaso nga lang yun yung issue kanina, yung about sa clip niya and sa mga lock niya. Di kailangan mong higpitan talaga or kung pwede lang palitan nyo ng mga extra na mga tools nyo sa GoPro dahil same accessories lang eh. And if kung wala kayong mga extra accessories ng GoPro, pwede naman kayong gumamit ng stick glue guys. Padikitan nyo lang yung sa may adapter niya para hindi siya gumagalaw kapag malubak yung kalsada. Ayan. I think that's all for today's video guys. I hope you like this video. And kung bago ka lang sa aming YouTube channel, please hit that subscribe button and notification bell for more updates sa upcoming videos namin. Thanks for watching guys. See you on the next vlog.